Napag-usapan natin sa nakaraan kung ano ang pinapapilan ng Banal na Espiritu dito sa New Covenant. At malinaw na naipakita sa atin na ang mga mananampalataya ay wala talagang magagawa, nakalugod-lugod sa Diyos, katanggap-tanggap sa Diyos, maliban sa tulong ng Banal na Espiritu. At ito rin ang dahilan kaya't ang Diyos ay nagkaloob ng mga bagay na kakailanganin ng mga mananampalataya upang siya nilang magamit sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Marami pong aspeto ang bagay na ito. Nawa po ay binalikan ninyo yung aking mga itinuro sa nakaraan tungkol sa The True Grace of God at doon ay makikita ninyo na yung sinasabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10 na various forms of grace at doon sa Roma 5:17 na abundant provision of grace ay talagang ang Diyos ay naglaan ng mga bagay na ito upang ang mga mananampalataya ay magiging kagamit-gamit at katanggap-tanggap ang kanilang mga ginagawa sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito ay makikita natin na hindi maaring maging pabaya ang isang Kristiyano. Kailangan pa rin niyang magkaroon ng tunay na pagnanasa na maging kasangkapan ng Diyos hatbangan niya ang kanyang pananampalataya at ito ay kakasangkapanin o kaya ay siya ay tutulungan ng Banal na Espiritu upang magampanan ang mga bagay na mga nais ng Diyos sa kanyang buhay. Kung magkagayon ay hindi maari rito yung itinuturo ng mga hyper-Calvinist o kaya ay yung mga erroneous grace na wala nang gagawin ang mga mananampalataya sapagkat ang Diyos ang lahat ng gagawa. Patuloy ko sinasabi na mahalaga ang paghakbang ng isang mananampalataya sa mga bagay na natututunan niya sa salita ng Diyos at sa likod nito ay ang Diyos na gumagawa upang magkaroon ng bunga ang mga hakbang ng pananampalataya ng mga mananampalataya. Sa bagay na ito ay maiisip natin ang katotohanan na wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ano man ang magiging bunga ng ating mga ginagawa ay hindi tayo makapagmalaki sa Kanya. Hindi natin maaring angkinin ang mga bagay na ito na isinakatuparan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Bagkus ay ipagpasalamat natin na tayo ay naging kasangkapan sa kanila at magpatuloy sa pagpapakababa upang lalo pang maging kasangkapan ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan pa natin ang isang mahalagang aspeto ng pagnanais na makalipat mula sa lumang tipan tungo sa bagong tipan, from Old Covenant to the New Covenant. At ito ay tungkol sa pananaw sa kasalanan na kailangang maisaayos. Iba-iba ang pananaw ng mga mananampalataya tungkol sa kasalanan. Mayroong mahigpit, merong maluwag, at minsan ang basihan nito ay tungkol sa kanilang mga karanasan sa buhay. Hindi po maaaring ganun. Kailangang makita natin ang pananaw ng Diyos sa New Covenant. Nagbago nga ba ang kanyang pananaw mula doon sa Old Covenant tungo dito sa New Covenant? O pareho lamang? So tingnan natin ang mga ilang pananaw ng mga tao tungkol sa kasalanan. Ang pananaw ng sanlibutang ito tungkol sa kasalanan ay malayong malayo sa standard ng Diyos. Maging maingat tayo dyan sapagkat marami tayong magiging kritiko kapag tayo ay pumasok na sa tunay na pananaw ng Diyos. Kung paano maraming mga pinatay na mga matutuwid na lingkod ng Diyos, kasama na po dyan ang ating Panginoong Jesucristo, ay ganyan din ang marahil ay mangyayari sa atin kapag tayo ay nanindigan bilang katulad ng kanyang bugtong na anak. Pertaining to the preaching of the Lord Jesus Christ or the teachings of the Lord Jesus Christ, he said, if the world hates you, remember that it hated me first before it hated you. Sinabi po yan ng Panginoon sapagkat alam niya na ang kanyang mga tagasunod kapag sinundan nila ang kanyang hakbang ay sinigurado niya na sila man ay kamumuhian ng sanlibutang ito. So ang pananaw ng sanlibutan ito sa kasalanan ay napakalayo sa tingin ng Diyos. At makikita natin
kung paano niyayakap ng mga tagasanlibutan ng kasalanan, ipinagtatanggol ang mga ito at binabago ang mga salita upang ito ay maging katanggap-tanggap sa kanila. It doesn't matter if the people will accept what God calls sin or the Bible calls sin, tinatawag ito ng Biblia na kasalanan, ay hindi ito mababago ng sanlibutan. Sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang tagahatol na hindi nagbago ang kanyang pananaw sa kasalanan dahil lamang marami ang tumatangkilik nito. At sa bagay na yan, ay dapat iwasan ng mga Kristiyano nang maimpluensyahan ng mundong ito tungkol sa pananaw na ito. Nakikita naman natin ang mga katotohanan ito sa mundong ito. So, pag-isipan po ninyo ang mga ilang bagay na ginagawa ng sanlibutan tungkol sa kasalanan. Ginagawa nila itong katanggap-tanggap, nagiging kasiyahan nila, at iniisip nila na kapag ito ay naging kasiyahan nila, ay kalooban ng Diyos para sa kanila. Napakalayong mali ang pananaw na ito. At dapat ay hindi tayo paimpluwensya sa mga artista, sa mga tao sa mundong ito. At yan ang sinasabi ng Roma 12, "And be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is, His good, pleasing, and perfect will." So diyan ay makikita natin ang sinasabi ng kaibahan ng pananaw ng sanlibutan sa pananaw ng Diyos sa mga bagay na katanggap-tanggap sa Kanya. Siyempre, kapag ito hindi katanggap-tanggap sa Kanya, ay sapagkat standard ito ng sanlibutan na may kaugnayan sa kasalanan sa Kanya. Ang isang bagay na nakakalungkot tungkol sa ating kalalagayan sa ating kapanahunan, ang tinutukoy ko ay tungkol sa mga Kristiyano na mayroong mga pagkakaiba-iba ng pananaw pagdating sa kasalanan. At kung lalaliman natin ang ating pangunawa tungkol sa kalalagayang ito, ay mapapansin ninyo na ito ay may kaugnayan tungkol sa pananaw sa luma at bagong tipan ng Diyos sa tao. Nakikita ko minsan sa Facebook na kung saan ay ginagamit ng mga ilang Kristiyano o ilang mananampalataya daw ang mga buhay ng mga nasa lumang tipan, at yun ang basihan nila kung paano sila tatanggapin o hindi tatanggapin ng Diyos. So magsiset po ako ng mga ilang halimbawa tungkol sa bagay na ito. Halimbawa ay si Abraham, maging ang kanyang anak na si Isaac, na kung saan ay parehong nagsinungaling, at maraming Kristiyano ay hindi nagkaroon ng pag-aasam na sila ay mahango sa pagsisinungaling dahil sa bagay na ito. Maalala ko yung aking isang kausap na sabi niya, "Takot akong ma-embarrass kaya ako ay nakakapagsinungaling." At ikinukot nila itong si Abraham at Isaac na kung saan ay nakapagsinungaling. Pero pag-isipan ninyo ang katotohanan ito na si Abraham ay totoong nakapagsinungaling, pero ang unang dalawang pinatay ng Diyos o ng Banal na Espiritu sa New Covenant ay ang mag-asawa na may pagsisinungaling tungkol sa kanilang mga kaluob. Napag-isip-isip na ba ninyo ang katotohanan ito? Ano kaya ang dahilan bakit pinatay ng Diyos si Ananias at saka si Sapphira at si Abraham ay hindi? May kaugnayan ba ito sa tipan ng Diyos o sabihin natin sa pananahan ng Banal na Espiritu sa mga taong ito? Ang isa pa dyan ay tungkol kay Noe, na kung saan ay sinasabi ng marami na si Noe ay naging lasenggo pagkatapos ng baha. Ang pandaraya rin naman ni Jacob ay isa sa ginagamit ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan. At ang mabigat pa ay yung nagawa ni David na pangangalo niya, kaya't maraming mga church leaders ay nagkukumit ng pangangalo niya at nagpapatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Diyos. Kalimitan ay sinasabi ko sa mga taong ito na ginagamit ang mga lumang tipan, mga characters na lumang tipan upang ipagtanggol ang kanilang mga kasalanang ginagawa. Kung titingnan ninyo ang kasalanan ni David ay medyo tinatawag itong premeditated, matagal na pinag-isipan, at yan ay malaking kaibahan ng biglaang pagkakasala.
nais ko lamang linawin na hindi ko sinasabing hindi na tayo nagkakasala. Kailangan lang tayong malis sa ating mindset. Yun po ang pinag-uusapan natin dito. At kapag ka nanatili ang ating kaisipan sa mga kaganapan sa Old Covenant, ay kalimitang i-justify pa natin ang mga kasalanang ito kaysa sa pagsisisihan natin. At yan nga po ang nangyayari sa marami gamit ang mga katulad ng ginawa ni David. Marami po akong mga kilala at naririnig natin ang mga leader, mga pastors, o kung sino-sino pa, mga evangelist na nahulog sa pambababae. At ang katotohanan dyan, pagkatapos na ito ay matuklasan, ay ibinabalik pa rin sila sa pagiging leader ng kanilang grupo o kanilang mga iglesia. Kaya yung sinabi ko kanina na kalimitan kong sinasabi sa mga taong ito, mayroon ba sa mga apostol na nahulog sa pagkakasala? At ano ang kaibahan na meron ang mga Old Covenant people sa New Covenant people? At kung babalikan ninyo yung sinabi ko sa inyo kanina tungkol sa mga biyaya ng Diyos, the graces of God, ay marami doon, kundi man ang lahat, ay ibinibigay ng Diyos para hindi magkasala ang mga mananampalataya sa New Covenant. Sinasabi ko ang mga bagay na ito para iset natin ang ating mga kaisipan at maitama ang ating pananaw kung nais nating pumasok sa New Covenant. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang tanong na ito. Pakinggan po ninyo. Nagkakasala ka pa ba? Siyempre, ang kasagutan natin dyan ay siyempre. Ako man din po ay aminin ko ang katotohanan na nakakagawa pa rin ako ng kasalanan sa Panginoon. Pero ang pangalawang katanungan ay nais mo bang magkasala? Kung ninanais mo pang magkasala sa Diyos, ay meron kang malaking problema na malamang ay alipin ka ng kasalanan sapagkat nais mo pa ito, ginugusto mo pa ito. At yan yung sinasabi sa Roma 6:14, "For sin shall no longer be your master because we are not under the law but under grace." So dyan ay makikita mo kung ikaw ay nasa ilalim pa ng Old Covenant kapag ka ikaw ay alipin ng kasalanan. But in the grace of God and through the grace of God ay ibinigay ito ng Diyos sa atin para hindi na sana tayo magkasala. Baka yung grace ay hindi na grace kundi disgrace ang aabutin natin. So ano nga ba ang pananaw ng Diyos sa kasalanan sa New Covenant? At para mabilis nating malinawan ang bagay na ito, ay kailangan puntahan natin ang buhay ng Panginoon Jesucristo. Tandaan muna natin ang isang katotohanan ito, that Jesus is the exact representation of the Father. Na sa Kanya ang karakter ng Diyos, kabuuan ng karakter ng Diyos. Sabihin ko ang ganito, na kung magkakatawang tao ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ang eksaktong magiging kalalagayan niya, lalo na sa pag-uugali. At siyempre ay isa dyan ang kanyang pananaw tungkol sa kasalanan. Alalahanin niyo yung mga talata na nagsasabi tungkol sa bagay na yan sa aklat ng Kolosas 1:15 at kung hindi ako nagkakamali ay sa 2:9 at 10. Sa Mateo 5:29-30, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pagtuturo. "If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown in hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go to hell." Pansinin po ninyo ang sinasabi ng Panginoon na kung anumang bahagi ng ating katawan ang dahilan ng ating pagkakasala, hanggat maaari ay alisin natin ito. Masakit ba ang mawalan ng bahagi o parte ng ating katawan? Siyempre po, lalo na sinasabi niya na ito ay mata. Isipin man natin na ito ay spiritual o kaya ay literal na dapat gawin, ay nangangahulugan ito ng bigat ng kasalanan. Alam naman natin ang sinasabi niya na kaysa sa mapunta ka sa impyerno,
At yan ay alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan sa impyerno. Meron ka bang bahagi ng iyong katawan na nagiging kasangkapan pa sa pagkakasala? Bagamat alam natin na ang Diyos ay nagpapatawad ay pinapakita rito na meron pa rin hangganan ang tiyaga ng Diyos sa ating persisting, willful sinning. Kaya't nararapat na i-evaluate natin ang ating sarili sa bagay na yan. Nais ko na namang basahin yung lagi nating ginagamit na talata sa Hebreo 5:7-9. During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save Him from death. And He was heard because of His reverent submission. Sando He was, He learned obedience from what He suffered. And once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey Him. Sa buhay ng Panginoon ay makikita natin ang pananaw ng Diyos tungkol sa kasalanan. At dito ay makikita natin na sa tanang buhay ng Panginoon sa mundong ito ay meron siyang isang bagay na kinatatakutan. At ano ito? Ito ay ang kamatayan. Bago ko puntahan at ipaliwanag kung ano ang kamatayan yon, ay makikita natin kung paano ito ay dinudulog ng Panginoon sa Ama na sana ay hindi niya maranasan. Ganito ang sabi rito, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears. Fervent cries and tears to the one who could save him from death. Ano ang kamatayan ito? Ito ba ay kamatayang espiritual o kamatayang physical? Sapagkat alam naman natin na mayroong kamatayang espiritual. At ang susunod kong katanungan ay nailigtas ba sa kamatayang physical ang Panginoon? Sapagkat sinasabi niya rito na siya ay pinakinggan na iniligtas sa kamatayang iyon. Kung gayon, ang kamatayang ito ay hindi po physical na kamatayan, kundi espiritual. At ang paliwanag ko rito, na noong sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva na huwag kayong kakain sa bunga na nasa gitna ng halamanan ng Eden, ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na kakain kayo, kayo ay mamamatay. So, unawain muna natin na sinabi ng Panginoon, from the day you will eat of it, you will surely die. Isa pang nais kong balikan para sa atin ay ang dalawang ipinagkatiwala ng Panginoon sa tao. Una ay ang kanyang imahe, pangalawa ay ang kanyang hininga. Nang magkasala si Adan at si Eva, ay sinabi ng Diyos, nasaan kayo? Have you eaten from the tree that I have commanded you not to eat from? At makikita natin na una malamang ay binibigyan ng pagkakataon si Adan at si Eva na umamin sa kanilang kasalanan. Pero ang isang bagay na nakikita ko rito ay naputol ang koneksyon ng Diyos sa tao dahil nasira yung imahe ng Diyos sa kanila na kalaunan ay alam natin na ibabalik ng bugtong na anak. Yung imahe na yon ay connecting link ng Diyos sa tao. At malinaw ang sabi ng Isaiah 59:2, dahil sa inyong kasalanan ang paghihiwalay ng tao sa Diyos. Ulitin ko na sinabi ng Diyos, sa araw na kakain kayo, kayo ay mamamatay. Pero alam natin na umabot ng 930 years itong si Adan bago siya nalagutan ng hininga. Dalawang kamatayan po yan. Ang una ay yung pagkahiwalay sa Diyos at ang pangalawa ay yung physical na kamatayan. At alam ko na ang kinatatakutan ng Panginoon dito sapagkat siya naman ay namatay, subalit sinabi nga na iniligtas siya, ay ang mahiwalay siya sa Diyos dahil sa isang kasalanan. Yan ay makikita natin ang kaibahan ni Adan at ng Panginoong Jesucristo na pinagkukumpara sa aklat ng Roma at ng Unang Korinto. So, makikita natin na ang kinatatakutan ng Panginoon ay magkasala kahit minsan laban sa kanyang Ama. Ayaw ng Panginoon na kahit minsan ay magkasala at ito ay iniiyak niya, iginigibik niya, isinisigaw na sa Ama na humihingi ng tulong nang sa gayon ay hindi siya magkasala. Kung nais nating pumasok
sa New Covenant at hindi nagbago yung ating pananaw tungkol sa pagkakasala, ay malamang katulad pa rin tayo ng marami sa ating kapanahunan na ang basihan ay lumang tipan, pero ulitin ko na yung mga taong yon ay wala pang Espiritu ng Diyos o biyaya ng Diyos na tumutulong sa kanila upang hindi magkasala. Alam po ninyo, kung ang Panginoon ay nagkasala, hindi natin alam kung ano ang nagiging kwento ng sangkatauhan. Malamang ay tuluyan ng nawala ng Diyos ang sangkatauhan sa Kanya, sapagkat kung papansinin ninyo, yung mga sumusunod ay tumatalakay sa Kanyang pagiging masunurin at pagpapasakop na sinasabi niya na yung mga inililigtas ay dapat maging gayon din naman. Basahin ko po yung encouragement ng Hebrews chapter 12 verse 1 to 4. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy he set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood. Mapapansin natin sa mga talatang ito na pagkatapos baybayin yung mga tinatawag na heroes of faith, na hindi lamang yung mga temporaryong gantimpala ang hinangad nila sa Diyos, kundi yung pangwalang hanggan. Nang sa gayon ay inalis nila lahat ng mga kasalanan sa kanilang buhay, at gayon din naman na ibinuwis nila ang kanilang mga buhay kaysa sa sila ay magkasala laban sa Diyos. Pansinin niyo yung mga binabanggit sa bandang huli, at yan ay kasama na ang mga ilang mananampalataya sa bagong tipan na namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Nangangahulugan po yan na hanggat maaari ay iwasan ng mga mananampalataya ang pagkakasala kaysa sa sila ay malayo sa Diyos. Nasabi nga ng Panginoon sa John 6:38, "For I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me." Yan ay makikita natin na upang hindi magkasala ang Panginoon ay inilagay niya sa kanyang kaisipan na gawin niya ang nais ng Ama, sapagkat meron siyang kalooban at alam niya ang katotohanan na maaari siyang matangay ng kasalanan. Kaya nga doon sa ating binasa kanina ay mapapansin natin na siya ay umiiyak sa Diyos, sa Ama, para hindi siya magkasala. Nawa ay matutunan natin ang sinabi ng Panginoon na sabihin sa ating mga panalangin sa umaga, "Lead us not unto temptation, deliver us from the evil one," na nangangahulugan na tinuruan ng Panginoon ang mga alagad upang maiwasan ang pagkakasala. Ang totoo ay maraming Kristiyano na mas takot sa kaunting sugat o kaya ay madisgrasya, ito ang kanilang kahilingan sa Diyos sa umaga kaysa sa hilingin nila sa Ama na ilayo sila sa anumang pagkakasala. Malalaman mo na ikaw ay nakapasok na sa bagong tipan ng Diyos, sa New Covenant, kung nangunguna sa iyong panalangin sa umaga na sinasabi mo sa Ama na ayaw mo nang magkasala. Ayaw mong magkasala. Itin ko po yan. Malalaman mo na ikaw ay talagang nasa essence na ng New Covenant kapag ka ang una mong kahilingan sa Diyos ay nawa sa araw na ito ay hindi ako magkasala sa iyo. Pansinin ninyo yung mga panalangin natin sa nakaraan. Nakatuon ito sa protection natin, nakatuon ito sa mga pangangailangan natin, nakatuon ito sa mga iba pang bagay para sa ating mga pansarili. At kung mababanggit man natin na nawa ay iligtas mo ako sa anumang masama, ay hindi natin ibig sabihin na si Satanas yon para hindi tayo magkasala, kundi doon sa maaaring mangyari sa atin pampisikal. Ang totoo, mas gusto ng marami ang perfect health kaysa sa perfect holiness. Kaya't kalimitan sa kanilang panalangin ay huwag magkasakit, huwag magkaroon ng disgrasya, kaysa sa sila ay huwag magkasala o hindi magkasala.
Sige po, subukan natin ang ating sarili sa mga bagay na yan na sinasabi ko sa inyo. Pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ang nagagawa ng kasalanan. What a single sin can do. Sa bagay na ito ay nais kong balikan natin, ilagay natin ang ating mga kaisipan sa panahon na si Satanas ay nagkasala sa langit. So isipin natin ang kaguluhang idinulot nito doon sa kaharian ng Diyos. At siyempre ang kapighatiang idinulot sa puso ng Diyos na siyang lumalang sa lahat ng mga anghel sapagkat alam natin na diyan sa unang pagkakataong yan ay pinalayas sila ng Diyos sa kanyang harapan. At alam natin na ikatlong bahagi ng mga anghel ang nadala ni Satanas. Naniniwala ako na matinding kalungkutan ang idinulot nito sa puso ng Panginoon na ang kanyang mga nilalang ay nagawang magrebelde sa kanya. Yan ang pasimula ng kasalanan laban sa Diyos. At ang pangalawa ay doon sa Garden ng Eden. Ito ay tungkol kay Adan at kay Eva na kung saan ay makikita natin na isang kasalanan lang at lahat ng napakagandang ginawa ng Diyos, mga nilalang ng Diyos na para sa tao ay nawala niya higit sa lahat tulad ng buhay at imahe ng Diyos at yan ay dala ng isang kasalanan lamang. Isang kasalanan lamang. It was devastating sapagkat alam natin na maging tayo sa ating kapanahunan, 1,000 taon na ang nakararaan ay nandiyan pa rin ang epekto ng kasalanan hanggang sa wakasan ito ng Diyos para itatag ang kanyang bagong kaharian. Kung tayo ay natatakot sa mga virus sa ating kapanahunan, sin is more contagious and dangerous and more devastating that every Christian should fear. Ngayon, yan ang dahilan kaya ang Panginoon ay ayaw niyang magkasala kahit minsan. Tanungin natin kung ano ang ating damdamin sa kasalanan. Sa tingin ba ninyo kapag ka mga Kristiyano ay nagpapatuloy sa kasalanan, ay patuloy na mananahan sa kanila ang banal na Espiritu ng Diyos? Isa po yan sa malaking katanungan ko para sa inyo. Yan ay para pag-isipan ninyo kung totoo nga ba na nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Isa sa mga iiwanan kong assignment sa inyo ay tingnan ninyo ang mga pinili ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Huwag na po yung mga hindi pinili ng Diyos. Huwag na po yung mga basta nagkakasala lang dahil sila ay hindi naman kasama sa mga tao na pinili ng Diyos. At titingnan ninyo kung ano ang epekto nito sa kanilang mga buhay. Alala ko si Esau na ito ay karakter sa Old Testament na ginamit na halimbawa sa Hebrews chapter 12. Na he was rejected for his request to bring back the blessing of God to him. Na-reject siya dahil sa kanyang mga ginagawang kasalanan at makikita natin na yung bagay na yon na ginawa sa Old Testament ay nadadala dito sa New Testament o sa New Covenant na nangangahulugan na nawala niya yung walang hanggang gantimpala na nais ng Diyos na ibigay sa kanya. Tandaan natin na may kapalit ang anumang pagbibigay daan sa mga kagustuhan ng ating laman, mga kasalanan, mga inihanda ng Diyos para sa atin sa walang hanggan. Basahin niyo ang Roma 8:3-9 at diyan ay makikita ninyo na napakadelikado na hindi mabago ang ating kaisipan tungkol sa kung ano ang nagagawa ng kasalanan. Punta tayo sa pangatlo. The root of all sin is self-centeredness. The root of all sin is self-centeredness. Root means yung ginawa ng Diablo doon sa langit. Siya ang nagpasimula sa lahat ng pagkakasala. At kung titingnan natin ang mga ilan tungkol sa kanya na matatagpuan sa aklat ng Isaiah Kabanata 14, basahin ko po ang mula sa 13 at ganito ang sinabi. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God.
I will sit enthroned on the mount of assembly on the utmost heights of Mount Zephon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Dito po sa maiksing bahaging ito kung paano natuklasan ng Diyos ang pagkakasala ng Diablo. Una ay alam na natin na ilang beses ko na rin sinabi na bilang kalayaan ng mga anghel at ng mga tao ay tinago ng Diyos sa kanya ang mga laman ng kaisipan at puso ng mga ito. Subalit, hindi na maitago ang pagkilos ng Diablo at tinignan ng Panginoon ang nasa kanyang puso at makikita natin ang paulit-ulit na sinasabi nito na I will. 5 beses po nabanggit ang bagay na ito na sinabi, I will ascend to the heavens. Na nangangahulugan niyan na yung lugar ng Diyos na kung saan ay meron na siyang pinaplano na hindi maglingkod kundi upang paglingkuran. At sinabi pa niya, I will raise my throne above the stars of God. Na nangangahulugan na itinataas niya ang kanyang sarili nang higit pa sa inilagay ng Diyos para sa kanya, itinataas niya ang kanyang sarili sa mga iba pang anghel. Nangangahulugan na hindi pa rin siya nakontento sa ibinigay ng Diyos at yan ang naging dahilan ng kanyang pagkakasala. Isa pa sa mga I will niya is I will sit enthroned on the mount of the assembly on the utmost heights of Mount Zephon. At yan ay diretsahan na sinasabi niya sa kanyang sarili na mauupo rin ako sa trono katulad ng Diyos. So hindi na po bilang lingkod ng Diyos ang kanyang ninanais kundi bilang isang Diyos na nakaupo sa trono at pinaglilingkuran na rin ng kanyang mga kasamang anghel. I will ascend above the tops of the clouds. At sinabi pa niya, I will make myself like the Most High. So, diretsahan na po na sinasabi niya sa kanyang sarili na maging katulad siya ng kanyang lumalang. Sa pag-aaral natin sa Satanology sa nakaraan ay makikita natin na ang problema ni Satanas ay hindi pagkakontento sa ibinigay ng Diyos sa kanya. Nakita natin na siya lamang ang may posisyon bilang anointed guardian cherub na nangangahulugan ito ng panguna sa lahat ng mga iba pang anghel. Subalit ito ang naging dulot ng kanyang pagkasentro sa sarili. Ang paulit-ulit na I will, I will, I will ay nangangahulugan din yan ng me, ako, ako, ako. At alam natin ang katotohanan na yung plano niya na nagagawa lamang ng iisang Diyos ay siyempre siya ay hindi nagtagumpay. Doon sa aklat ng Ezekiel, kung papansinin natin, ay makikita natin ang sinasabi ng Diyos sa kanya, kaya puro you were, na sinasabi ng Diyos sa kanya ang kanyang kalalagayan. Nawa po ay basahin ninyo uli yon at makikita ninyo na yung mga nakalagay doon ay ang kakaibang kalalagayan ni Satanas bilang inilagay ng Diyos sa mataas na posisyon. So diyan ay makikita na natin kung saan nagpasimula ang lahat ng problemang ito ng sangkatauhan. Alam natin na dinamay pa niya ang mag-asawang si Adan at si Eva sa pag-aasam na makuha pa rin niya ang kapangyarihang ibinigay naman ng Diyos sa tao. Sinabi ng Genesis chapter 3 verse 1, Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say you must not eat from any of the tree in the garden? Sinabi ba ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain sa anumang bunga ng halamanan na sa hardin ng Eden? Alam natin na sa pagkakataong yan, si Eva ay malamang ay tinititigan niya ang puno. She was so curious about it, kung ano pa yung ipinagbabawal sa kanila ng Diyos, ayun pa ang kanyang pinipilit na makuha. At yan ay naging oportunidad ng Diablo. Malamang ay sinasabi ni Eva, bakit kaya ipinagbawal ng Diyos ang bunga ng punong ito sa amin? At diyan na pumasok ang Diablo upang pilipitin ang salita ng Diyos sa kanyang pagiging tuso at nagawa niyang tuksohin at ihulog sa kasalanan ang babae na kalaunan ay nangyari na rin sa lalaki. Kung uugatin din natin ang nangyaring ito sa tao,
ay ang paghahangad pa ng higit sa ibinigay ng Diyos sa kanila. Na nangangahulugan yan na tinitingnan nila ang kanilang mga sarili na makuha ang higit pa doon sa mga ibinigay na ng Diyos para sa kanila. Kung gayon, ang pagkasentro sa sarili ay magbubunga ng pagiging rebelde o kaya ay pagiging pasaway laban sa Diyos. Tandaan po natin ang katotohanan yan. Ang pagkasentro sa sarili ay nagbubunga ng pagiging rebelde o pagiging masuwayin laban sa Diyos. Sana ay maalala natin na ang mga batas ng Diyos ay ibinibigay ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa tao. Maging yan man ay batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ay batas para ang tao ay manatili doon sa landas ng buhay. At ganyan na rin ang mga batas ng Panginoong Hesukristo. So tandaan natin ang katotohanan yan na ang mga utos ng Diyos ay dahil sa kanyang pag-ibig na ninanais niya na hindi tayo lumayo sa kanyang inilagay na hangganan upang hindi tayo mapahamak. Pag-ibig ng Diyos na tayo ay pinapasunod niya sa tama sapagkat nakamamatay, nakakasira ang paglayo sa nais ng Diyos. Kung titingnan naman natin ngayon ang Panginoon Hesukristo, ay wala sa kanya ang pagkamakasarili. At dahil wala sa kanya ang pagkamakasarili, ay makikita natin doon sa kanyang sinabi, I have come to do the will of Him who sent me. Na nangangahulugan, alam ng Panginoon na upang maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos, ay kailangan niyang lumakad doon sa nais ng kanyang Ama. Naging masunurin siya higit sa lahat dahil wala siyang pagkamakasarili. Alam natin ang sinasabi ng Filipos Kabanata 2 at dito ay nais kong basahin sa atin ang ilan sa mga talata doon. Sabi ng verse 3, Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Pansinin po ninyo na sinasabi ni Pablo dito sa mga taga-Filipos na huwag kayong gagawa ng anumang may kaugnayan sa pagkamakasarili. Ituloy ko. Sinabi niya, rather in humility, value others above yourself. So ito ay may kaugnayan sa relasyon natin sa ating kapwa. Not looking on your own interest, but it's of you to the interest of others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used in his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So diyan ay makikita natin na sa lahat ng aspeto ng buhay ng Panginoon at siyempre ay mula pa doon sa kanyang pagka-Diyos bago siya magkatawang tao ay nagpapakita na ng kawalan ng pagkamakasarili. Yan ay dahil sinasabi niya na mula sa pagiging Diyos ay hindi niya alintana ang pagiging kapantay ng Diyos bagkus ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos alang-alang sa sangkatauhan. At hindi lamang yon, siya ay naging servant o kaya ay lingkod at higit sa lahat ay kaya niyang ibigay ang kanyang sarili nang sa gayon ay magkaroon ng kaligtasan ang marami. Diyan natin makikita na sa Panginoong Hesukristo ay walang bahid ng anumang pagkamakasarili. Pag itinuloy natin ay malalaman natin ang resulta ng kanyang ginawa na siya ay itinaas, pinagkalooban ng posisyon na higit sa anumang bagay na lahat ay lulhod at magsasabi na siya ay Panginoon. Ang tao na galing sa lahi ni Adan ay nagtataglay ng pagkamakasarili. Subalit alam natin na ang Panginoong Hesukristo ay naparito na kapag ka ang tao ay naging tagasunod ng Panginoon, ay naaalis sa kanya ang kanyang pagiging makasarili. Sa bagay na yan ay mahalagang subukin natin ang ating sarili kung nananatili pa tayo doon sa anino ni Adan o nandito na tayo sa pamumuhay ng Panginoong Hesukristo.
Ang pagkamakasarili ay hindi lamang ito nagdudulot ng pagiging rebelde at pagiging pasaway, kundi nandoon din ang pagmamataas o kaya ay pride. Ang mga bagay na yan ay magkakambal. Sa bagay na ito ay maalala po si Zacchaeus na noong siya ay sumampalataya sa Panginoon at dahil totoo ang kanyang pananampalataya, ay makikita natin na agarang naalis sa kanya ang pagkamakasarili. Alam natin ang kanyang dating kalikasan na dahil sa pagkamakasarili, kahit kanyang mga kababayan ay wala siyang galang na dinadaya sila na dahilan ng pagkamal niya ng kayamanan. Subalit nang dumating ang Panginoon sa kanyang buhay, ay kalaunan ay sinabi niya sa Panginoon, "Look, Lord, I give half of my possessions to the poor, and I have cheated anybody else, I will return it 4 times. Agarang naalis sa taong ito ang pagkamakasarili. Lubusan siyang lumaya na maging ang inaasam ng tao sa kanyang puso, ang kayamanan ay kaya niyang bitawan. Sinabi ko nga po na malamang ay nawala na ang lahat ng ito kay Zacchaeus. Subalit, iba naman ang dulot ng presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Sinabi nga sa isang talata, "In your presence, there is fullness of joy." Nawala na ang kanyang kagalakan sa mga bagay na material sa mundong ito, natuon na ito sa presensya ng Panginoong Hesukristo. Nais kong makita pa natin ang isang katotohanan ito. Basahin ko po sa inyo ang 1 Korinto 6:9. "Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kariyan ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait sa kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kariyan ng Diyos." Kung isa-isahin natin ang mga kasalanang sinasabi rito, ay makikita natin na lahat ng ito ay pagiging makasarili. Halimbawa ay ang pakikiapid ay iniisip niya ang kanyang kasiyahan na magiging kasiraan ng iba. Wala siyang pakialam doon. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kung titingnan natin, yan din ay bunga ng pagkamakasarili. Sapagkat ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan ay pag-control sa ipinapalagay na Diyos ayon sa kagustuhan ng taong sumasamba nito. Idols are man-made image of that person who worship it. Hindi po yan Diyos. Yan ay yung taong yon na sumasamba doon. Ginagawa niya ito sapagkat yung Diyos-Diyosang yon ay kinokontrol niya base sa kanyang kagustuhan. So, iiwanan ko sa inyo at titingnan ninyo isa-isa yung mga kasalanan dito at makikita nyo na ang lahat ng ito ay dahil sa pampersonal na interes at kagustuhan. Yan ay pagkamakasarili. Alam niyo po, lahat tayo ay merong ganito. Balit bilang mga nakay Kristo ay dapat maalis ang lahat ng mga ito. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nae-expose tayo na ikukorek tayo. Pagnawa na nakikita na natin ang ating mga sarili, pagkatapos ay hindi pa natin tinatanggap ang katotohanang meron tayo nito. Mahirap maalis ang kasalanan sa taong nirarasunan niya ito. Hinding-hindi na siya mababago higit sa lahat kapag ang isang tao ay nagrarason sa kanyang kasalanang ginagawa laban sa Diyos, ay nagpapasimula na siyang itaboy ang Diyos mula sa kanya. Subalit kapag tinatanggap natin ang katotohanan, ay inilalaan ng Diyos sa atin ang kanyang tulong. Malalako si Apostol Pedro nang sinabi niya sa Panginoon, "Lord, away from me, I am a sinner." At the more na inaamin ni Pedro ang kanyang pagiging makasalanan, ay lalo namang lumalapit sa kanya ang Panginoon upang siya ay tulungan. So punta tayo sa ating pang-apat at panghuli. How can we overcome our sinning? How can we overcome our sinning? Unang-una ay nais ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang ating mga kasalanan. Kung titingnan ninyo ang aklat ng pahayag, ang overcome ay isa sa mga keyword nito.
katumbas ito ng victorious, kailangan nating mapagtagumpayan ang dalawang bagay. Ano ang mga ito? Kasalanan at ang Antikristo o ang impluensya nito sa tao na pagiging makasanlibutan. Tandaan po ninyo ang mga bagay na yan. Nang sabihin ng Panginoon sa mga iglesia, he who overcomes ay nangangahulugan na merong hakbang na gagawin ang tao. Alam ng Diyos ang bagay na yan, kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang biyaya sa atin upang magawa natin ang bagay na yon. Pero nangangailangan ito ng initiative mula sa tao. Tandaan din natin ang katotohanan na kapag ito ay ipinag-uutos ng Diyos, ay nangangahulugan na umaasam siya or he is expecting that we should comply. Ang pangalawa na nais kong maunawaan natin dito kung paano tayo magtagumpay sa kasalanan ay ang maunawaan kung paano tayo nagkakasala laban sa Diyos. May mga ilang paraan kung paano nagkakasala laban sa Diyos. Pero bago yon ay unawain muna natin na ang definition ng kasalanan ay nasa Roma 3:23. Ano ang sabi doon? For all have sinned and fall short of the glory of God. Yan ay makikita natin ang kahulugan ng kasalanan na lahat ng pagkakasala ay nahuhulog tayo sa mababang standard ng tao, nawawala tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. O kaya ay masasabi natin na kinapos tayo. Unang dahilan ng pagkakasala ng tao ay ang hindi pagsunod sa batas. 1 John 3:4. At yan ang dahilan kaya ipinapaturo ng Panginoon ang batas ng kanyang kaharian upang hindi tayo magkasala laban sa kanya. Hindi natin masusunod ang mga batas ni Kristo kapag hindi natin alam ang mga ito. So ang katanungan sa atin, natutunan mo na ba o napag-aralan mo na ba ang mga batas ni Kristo? Alam niyo kung kayo po ay interesado, hindi na kailangang hintayin pa ang inyong mga leader o inyong mga pastor. Turuan kayo ng mga bagay na ito. Kayo mismo ang tumuklas dito. Alamin niyo kung paano maisabuhay sapagkat yun ay mahalaga. At kung ito naman ay napapakinggan natin, ay tandaan natin na susubukin tayo ng Panginoon araw-araw nang sa gayon ay makikita natin at makikita niya kung tayo nga ay nagsasabuhay ng kanyang mga salita. Tandaan niyo ito mga Kristiyano. Kapag ka natututunan natin ang mga batas ni Kristo, subalit wala tayong plano na isabuhay ito, dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. At yun ang isa pa na pagkakasala sa Diyos ayon sa Santiago 4:17. Ang sino mang nakakalam ng mabuti, subalit hindi niya ginagawa, ay nagkakasala sa Diyos. Isa pa na paraan ng pagkakasala ay ang paggawa ng mga bagay na hindi ayon sa pananampalataya. Malalaman mo na hindi mo ginagawa ang mga bagay na alam mong para sa Diyos kapag wala kang pagkukusa, kagalakan, ay isinasagawa ang mga ito para kang napipilitan lamang. At malala ko na maging si Apostol Pablo ay sinabi niya, kung napipilitan lamang ako sa aking mga ginagawa ay ano ang aking gantimpala. At dapat ay lahat ng bagay ay nalalaman natin, natututunan natin at isinasagawa natin na may paniniwalang ito ay kalooban ng Diyos. Nang sa gayon ay magawa natin ito ng may kasiyahan at kagalakan at umaasam sa presensya ng Diyos na kasama natin. Isa pa sa pagkakasala sa Diyos ay ang paglabag sa ating konsyensya. Ang konsyensya ng tao ay tila inilagay ng Diyos na sensor. Ito ang nagbibigay babala sa kanya na siya ay nalilihis na o gumagawa ng hindi tama at ipinag-uutos ng Biblia na dapat ay sundin ang ating mga konsensya. Ganito ang sabi ng 1 Timoteo 1:19. Holding on to faith and a good conscience which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith. Sa sinasabing ito ni Pablo kay Timoteo ay mapapansin natin na sisira ang konsyensya kapag hindi ito sinusunod para itong barko na sinisira ng malalakas na alon. Shipwreck
ang ginamit na salita rito. Sa 1 Timoteo 4:2 ay sinabi pa niya, "Such teachings comes through hypocritical liars, whose conscience have been seared as with a hot iron." Ilang mga lalaki dito ang sinasabi ni Apostol Pablo na hindi nila pinapakinggan ang kanilang mga konsensya at patuloy na gumagawa ng kasalanan, at inihambing niya ito sa isang bagay na nasunog ng mainit na bakal. So imaginin natin yung ating mga plantsya na naiwanan natin sa damit, at makikita natin yung damit ay sunog, butas, at wala nang magiging pakinabang. Sundin nawa natin ang ating mga konsensya upang magkaroon tayo ng tinatawag na clear conscience. Para sa ating pagwawakas, ay tanungin ko kayo, ano ang pinagmumulan ng iyong pagkakasala sa Diyos? Paano mo ito tinatrato? Tinatrato mo ba ito na hindi ka lugod-lugod sa iyong buhay, hindi ka tanggap-tanggap sa iyong buhay, o inaalagaan mo ang bagay na ito? Kung tayo ay nasa Diyos, ay hindi dapat natin tinatrato ang kasalanan na parang baby sa ating buhay, sapagkat ang Diyos ay hindi ganyan ang trato niya sa kasalanan. Ang taong malambot sa kasalanan ay mahihirapang umalis dito. Mahihirapang lumaya sa bagay na yan. Yan ay sapagkat alam natin na ang kasalanan ay bumibihag, umaalipin. At kung tayo man ay mukhang naalipin na ng kasalanan, isang bagay lamang ang ating dapat maunawaan na hindi natin kayang palayain nating mga sarili kapag tayo ang nasa kulungan. Kailangan natin ang mga nasa labas na silang magpalaya sa atin. Isa lang ang alam kong nagpapalaya mula sa atin sa kasalanan. Ang Diyos na banal na siya rin gumawa na hakbang para tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Kung nais mong lumaya mula sa iyong pagkakasala, ay maalala ko yung mga Israelita sa panahon na nasa kamay sila ng mga Ehipsyo. They were in bondage. At sila ay hirap na hirap na. At sa panahong sila'y nahirapan ay tumawag sila sa Diyos. Kung titingnan po ninyo yan, they cried out to the Lord, and God remembered His covenant with Abraham, and He delivered His people. He delivered His people. Pangalawa, upang hindi tayo mabihag ng kasalanan, ay kailangang gayahin natin ang Panginoong Jesucristo na magkaroon ng puso na ayaw magkasala, at upang magawa niyang bagay na ito ay umiiyak siya sa Ama, tumatawag siya upang ilayo siya sa anumang pagkakasala. Ang pinag-uusapan natin sa video ito ay tungkol sa pagbabago ng pananaw tungkol sa kasalanan, kung nais nating pumasok o kung tayo man ay nakapasok na sa bagong tipan ng Diyos. Naway na itala natin ang mga mahalagang hakbang na ating gagawin para sa ating paglaya at pagtatagumpay laban sa kasalanan. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos. God bless sa ating lahat.